ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pumasok si Jesus sa patio ng templo at pinalayas ang mga nagtitinda at sinabi niya, nasusulat, magiging bahay dalanginan ang aking bahay, pero ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Araw-araw na nangangaral si Jesus sa templo, hangad siyang patayin ang mga punong pari at mga guro ng batas, kasama ang mga matatanda ng bayan. Ngunit wala silang magawa, dahil taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Pumasok si Jesus sa patio ng templo at pinalayas ang mga nagtitinda. Kahapon nakita nating nagdadalamhati at umiiyak ang Panginoong Jesus para sa Jerusalem. Ngayon naman, mahihiwatigan natin ang galit ng kanyang dibdib dahil sa mistulang sinasaula ng mga tao ang kabanalan ng templo. Higit sa pagmamalasakit niya sa templo, inaalala ni Jesus ang mga taong gusto sanang manalangin doon ng tahimik at taimtim. Pero malamang na hindi nga nila iyon magawa dahil sa ingay ng mga nagtitinda at nagpapapalit ng pera at ng mga parokyano nila. Mas malala pa, sa halip na maging lugar ng kabanalan ng templo, naging lugar iyon ng pagsasamantala at pandaraya ng mga negosyante. Sa madaling salita, hindi pinakikinabangan ng mga tao ang templo sa paraang nararapat sa kanila ayon sa kalooban ng Diyos. Pagsasagawa. Kamusta naman ang pagsisimba mo? Taimtim at aktibo ka bang nakikibahagi sa pagdiriwang ng misa? Kung hindi, bakit?